kami na muli kayong bumisita. Yes! Thank you! Yes! Okay, eto ha. May narinig kasi kami na meron daw na buo. Ano ba to? Pagkakaibigan, I suppose? Mm-hmm. Kasi since ako yung season 1, silang dalawa season 2. So parang nung lumalaban sila ng daily, iisa lang yung parang naging ano namin, naging goal namin sa buhay. Kaya parang nagkasundo-sundo kami. Doon kami nagkakaunawa na eto talaga yung gusto kong gawin. Uy, ganyan din ako dati. Ganito yung ganon. Totoo po. Saka hurado po kasi si Mami Juliana noon. Kaya after nung, kada after nung, ano, nung daily rounds namin, mm-hmm. minsan pag may time nakita ko sa backstage, nagka-advise siya kung anong dapat ko pang gawin, kung saan ba ako mas mag-improve. Wow! Ikaw naman, Brenda. Ako naman po, kasi since siya yung isa sa mga hurados, kinlose ko talaga siya para yung mga points. So, dapat siguro hindi ako makaabot ng second, third crown. Inaabot ako ng sixth crown kasi nga, siya kinlose ko talaga, pinipiem ko siya. Ma'am, she, ano yung mga ganito, ganyan? Bibigay advice siya. Ayan, ha? Tapos pagkatapos, sabi tara, tagumpay ang plano. Eto ha, sa magkakaibigan kasi may kanya-kanyang role yan. Mm-hmm. Diba, merong parang sino ba yung pinaka-ate, sino yung leader-leader, sino yung pasaway, o sino yung mapagbigay ng payo, ganyan. Yes, ako po Eddie. Ano, si Ate Jolanda yung pinaka-ate namin. Kasi siya talaga yung parang nag-guide eh. Kasi nga siya yung nauna, to, totoo. Siya yung parang pinagbasihan namin, kumbaga, dun sa competition. Siya yung standards niyo. Siya talaga, okay. Doon, nung mga panahong yun. Tapos, kahit ngayon naman, kasi siya rin yung nauna sa industry, eh, kami, somehow, nasa industry na rin kami, ginaguide niya kami, o, ito yung mga dapat niyong gawin, ganyan. Mm. Wow! Yes, Brenda! Ako po, siya naman po, feeling ko, ako yung pinaka-close niya nung mga last, mga sa first season, ay sa second season, feeling ko talaga ako yung pinaka-close niya kasi feeling close nga rin ako. Very friendly, kunwari. Ganon-ganon. Tapos, siya yung naging ate ko talaga. Siya yung nabibigay sa akin ng mga paano sumagot na ganito. Na kami lang dalawa nag-uusap na ganito yung gawin. Hindi naman siya nagbibigay ng mga hints sa akin na ganito yung question. Pero paano, kung anong ginawa niya, bakit siya naka-Hall of Fame? So, ginawa niya sa akin ganito, dapat pag sumagot ka galing sa puso, tapos pag nagbigkas ka, dapat may diin lagi, hindi ka gaya ng pabalang ng pabalang. Kailangan laging may puso yung pagbato mo para in case na kung ano man sino mga judges, kahit wala ako doon, alam nila paano mo makuha ang loob nila. Ganon sila. Wow! Yun. Nakatulong ng bonggang-bongga yun. Tapos, nung first time siya magurado sa last na day ko, doon ako natalo. Feeling ko, pinaganda lang niya yung loob ko nung pumasok ako sa semifinals, binigsak niya talaga. So parang siya ang iyong mentor. Siya, tapos pagdating naman sa advice-advice, si Sedi naman, parang ako yung pagitnaan nila. Siya naman yung parang bunso-bunso sa amin. Siya naman yung... Siya kasi parang nakikita niya sa akin na marami akong ganap-ganap sa buhay kasi nga nagbablog ako na kung anong ginagawa kong mga kalokohan. Nakikita rin niya, parang gusto rin niya maging magkaroon ng ganun. So ako naman ang bibigyan ng advice sa kanya. Kung ano yung gusto mo, saan mo gusto, mag-focus ka. Huwag yung gusto mo mag-host or gusto mo mag-ganito. Kailangan kung saan mo gusto, yun doon ka muna mag-focus bago ka gumawa ng iba. Yes! Ito na nga, dahil nga naging host kayo ng It's Showtime Online, mas tumibay daw ang samahan ninyo. Pero ito, paano kayo nagtutulungan? Sa akin kasi ako, malalim kasi ibig sabihin sa akin ng salitang kaibigan eh. So hindi mo lang siya dapat kasama lagi ng katuwaan, ng kasihan. Kasi si Brenda, nung kakapanalo pa lang nila, kakatapos ng grand finals nila, parang nangangapa pa siya sa mga trabaho. So ang ginagawa ko, pag kinukuha ako sa racket, isinasama ko siya. Pinapackage ko siya para at least alam niya kung paano. Kinakabahan pa siya na ano bang gagawin ko, ganito, ganyan. Sabi ko, ako hindi naman talaga komedyante, ikaw komedyante ka, so dapat mas gamay mo. So nagtutulong kami dalawa hanggang ngayon. Oo. Ito, alam niyo na ba rin ang problema ng isa't isa? Ramdam niyo na ba ang isa't isa kung may problema? Ito, oo, kung gano'n na ba kagamay, gano'n na ba kayo ka-close? Siguro ako, alam ni Brenda yung akin. Alam niya kung kailan ako may pinagdadaanan. Kasi ako naman kasi, hindi rin ako showy. Ayoko kasi nakikita na pag halimbawa may pinagdadaanan ako, yung malungkot, yung nakatulala. Ayoko kasi ng ganun eh. Vocal kasi ako eh. Sinasabi ko kagad na, sinasabi ko sa kanya na parang ang hirap, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So alam niya. Tapos minsan nagbabanding kami dalawa, nagchichikahan kami, ganyan. Si Ate Brenda naman po, siya rin naman yung parang, di ba si Mama Juliana, siya yung nag-aabot kay Ate Brenda. Ganun din po ako, parang alam ni Ate Brenda yung mga pinatadaan ako, ganun din siya. Kasi kami madalas nakakasama, kasi nga si ma'am, may taping siya lagi, siya yung mas busy. Kami yung mas madalas nakikita.
Tapos, kakainin isang beses, parang nasapak ako sa ano, sa Pasay. Ha? Talaga? Pinabangan ko siya doon eh. Last week lang. Nitong Saturday lang. Yung ano po, parang, ano, may tama. Na-tripping na. Baliw. Ayan po, dito. Ayan. Tapos sabi ko ngayon, parang nasaktan ako. Kaya yun, si ate talaga sabi ko, baka ma-depress ka, mais ka, ganyan-ganyan. Ganun po. Kasi mga time na yon sobrang depressed siya, tapos nag-deactivate siya kanyang social media account. Tapos sabi ko, baka kaya nasapak ka kasi calling din yun na para mapatauhan ka rin sa buhay mo na parang, ay, dapat pala hindi ako magaganito, ganyan-ganyan. Kasi kaya ko sila naging close po, isa-isang mga bakla, paibang host po everyday ako kasi everyday ako sa Showtime kasi jester po ako doon. So kung sino yung host sa online, yun yung kakabanding ko. So every Monday hanggang Saturday. So ako yung parang naging nandoon kahit sa mga kina Timmy, kina Ann. Pero alam nyo, nakakamiss talaga yung talakan nyo sa Miss Q&A.